nagsipagtapos sa Special Basic Citizen Military Training ang 104 na Army Reservist sa bayan ng San Antonio, kung saan naging guest of honor speaker si First Gentleman Attorney Aurelio Umali bilang kinatawan ni Governor Zarina Umali. 104 na Army Reservist sa bayan ng San Antonio ang nagtapos sa Special Basic Citizen Military Training at ganap ng miyembro ng Laangkawal na gagamitin puwersa sa rescue operations tuwing sasapit ang mga sakuna sa probinsya. Ayon kay Colonel Bernard Bautista, Deputy Commander ng 3rd Regional Community Defense Group, ang Special Basic Citizen Military Training ay unang bahagi pa lamang ng mga pagsasanay ng mga Army Reservist, kung saan kabilang sa kanilang pinagdaan ng pagsasanay ay ang Water and Search Rescue at Incident Command System na kanilang magagamit tuwing may kalamidad. Unang bahagi pa lang ito ng training na kanilang ginawa, no? Para yung basic military training skills. Marami pa silang pagdadaanan. Ano? Pero ang pangunahin nating nito, eh yung disaster. Kasi alam natin na halos lahat ngayon, apektado tayo ng mga kalamidad. Sila ang pangunahing ating magagamit, itong puwersa nila. Kasi tinraining din sila ng WASAR, yung Water Search and Rescue, at saka ng Incident Command System. Alam nila yung mga portion na yun para magamit nila yon in time of calamities. Dagdag ni Colonel Bautista, layunin ng programang ito na ma-develop ang reserve component ng kasundaluhan sa pamamagitan ng mga training na ibinibigay ng 3rd Regional Community Defense Group. Dito sa programa namin na inilunsad, itong Special Basic Military Training doon sa ating Republic Act 7077. Ito kasi ay isang programa para ma-develop natin ang ating reserve component, ano? It is one of the tasks ng government na i-training sila, ano, ng 3rd Regional Community Defense Group. Pinuri naman ni First Gentleman Aurelio Matias Umali na nagsilbing guest of honor speaker bilang kinatawan ni Governor Zarina Umali ang voluntaryong pakikibahagi na 104 na mamamayan ng naturang bayan upang maging Army Reservist. Ay marami ito ay ating kalagay bukit sa kasaysayan bilang San Antonio ang 104 na pangalan na nagunang sa tawag ng pagsasabisyo. Hindi ililintana kung ano man ang status ng buhay. Kung ano man sapagkat ang nakasalalay nakakailangan. Binigyang diin din ito na hindi natatapos sa pagsusuot ng uniforme ang tungkulin ng mga Army Reservist para sa bayan. Hindi natatapos sa pagsusuot ng ating uniforme. Galang natin sapagkat hindi lahat ay may kakayahan at karapat dapat na suotin ang uniforme ito na sagisag na binibigay ko hindi lang ang aking sarili, hindi lang ang aking oras, pero ang buong paniniwala na magsilbi na walang inahintay na kapalit sa bayan ko, sa bayan ko, sa nanawigan ko at sa bansa. Sinabi din ng dating gobernador na magsisilbing inspirasyon ng kapwa Nova Ecijano ang 104 na nagsipagtapos pagdating sa pagbobolontaryo. Huwag ay maging ehemplo at maitalaga sa bawat sulok ng ating nilalagyan. Kayo ang maging inspirasyon sa inyong mga kamay at bago ng komisyon na kung saan ang tao ay mamumunan pati ang sarili natin. Sa ibinahagi namang mensahe ni Mayor Arvin Salonga ng San Antonio ay nagmungkahi ito sa Armed Forces of the Philippines ng ilang panuntunan. Ilan dito ay ang pagkakaroon ng pamunuan ng mga Reserve Army sa naturang bayan upang magpatuloy ang ugnayan ng mga ito at mga mamamayan ng bayan ng San Antonio. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng regular na pagpupulong upang mapagtibay ang samahan ng mga ito. Pangatlo ay ang pagtulong sa mga biktima ng mga kalamidad o aksidente upang magamit ang kanilang mga natutunan sa loob ng 6 na buwan. Pang-apat ay ang pagpapanatili ng kalinisan at pagsasaayos ng mga basura.
at panglima ay maging katuwang ng lokal na pamahalaan ng San Antonio mga ito sa pagsugpo sa ilegal na droga at iba pa. Inalaman po ito sa payo at namin para sa inyong lahat sa pagsisipagtapos ngayong umaga po. Kung ito po ay matutupad, ako po ay naniniwala o masasabi ko na ang mga natutunan po ninyo sa anim na taon ay tumalima o tumata sa inyong mga puso at isipan. Sa inyo po lahat, ako po ang magsisipagtapos. Ako po ay bumabati at nagpupugay sa inyong lahat. Kayo ngayon ay isa sa mga bagong pag-asa ng ating bayan.